singling year to regular at ang singling kids po. Napapanood po every Monday, Tuesday, Thursday at Saturday po, 6 PM po sa TV. Okay. Ako naman sa Singling Now, sending ako yung sa online. And yun po, kasabay din po ng singling every Monday, Tuesday and Saturday. Thursday and Saturday din po for singling kids. Ayan, so 30 minutes earlier po ako nag-stream. Ayan, so sinasabayan ko din po yung sa TV po. Anong challenge ng pagiging casting siya? Yung pagiging ano po, yung pagiging online host po, okay. Very challenging siya for me. Kasi, kumbaga, if ever man na hindi masaya yung mga audiences sa Rizal, ako po yung tumatanggap ng mga comments. Kaya ako yung humaharap sa mga tao kasi nababasa ko yung mga comments sila live. Pero at the same time, maganda din naman siya kasi nalalaman ko rin yung mga opinion ng mga kaawit-bahay natin na nanonood sa single. And of course, bago po lumaban yung mga contestants natin sa TV, nakakausap ko din po sila live. So, nakikilala ko po yung mga, nai-interview ko po yung mga kaawit, yung mga contestants natin bago sila isama sa stage. Season break lang to, no? Like, season break, so magbabalik pa kayo. Yes. So, ano yung expect namin dito sa finale ng Singling Edition right now? At saka, ano yung expect naman namin sa susunod na Singling? Mas maganda po yung mangyayari pong Grand Finals po ngayon kaysa po nung sa season po namin. Kasi po, as a Grand... Both po, may regular. Mas maganda po yung magiging Grand Finals po, and then yung mga pa-premio, ate, mas malaki po yung premio po, unlike before po. Tapos, yung mga, hindi ko naman po sinabing mas magagaling, pero halos lahat naman po magaling talaga. Siyempre, mananalo po ba yun? Hindi po, di ba mawawasan. Tsaka, mas parang kung, mga maidadagdag po ng mga ikaw yung nanalo. Pero kasi po mas nakikilala na po yung nakikilala na po yung singling ngayon. So mas aware na din po yung mga magagaling na singers na uy, pwede pala ako dito, ganun. So dati kasi hindi nila alam po ano yung singling. Akala na typical lang siya na parang game show ganyan. Ngayon, lahat kahit yung mga magagaling na singers, game na game sila mag-join sa singling. Yung 'di ba yung Singling pre-tape siya, but itong finale live siya? Okay. Ah, live. So saan po nung makaraan namin? So saan to gagawin? Actually, hindi ko pa po alam kung saan. Pero kung saan man yun, nandun din po. Lagi po kasi ako nasa bahay kasi nandun yung setup ko. Okay. So if ever kung yung Grand Finals, dun din po ako. Gagawin ako sarili kong booth. Wow! Napanood ko kasi lahat ng episode, wala akong choice kasi ire-react ko siya lagi. Ayun, pero my personal favorite is Carmela Lorzano, yung pinaka-youngest sa kanila, which is 13 years old. 13 years old lang siya, and ayun, siya yung nilulot ko for that season kasi sobrang galing niya. Ako. Para sa akin naman po, halos po lahat sila ay magagaling, pero mahirap po, as a grand winner po, mahirap po magbigay po ng... Hindi! Magbigay po! Hindi! Kailangan ako meto, baka may showbiz! Baka ako nga host eh, Hindi, ano siyempre, lagi mo sila ang nakakausap, diba? Hindi, at least ano yung tingin nyo, ano yung hinahanap pa kasi ng singling, diba? So, doon na lang tayo. Sige, kung safe silang tumagot eh, walang personal favorite eh, ayaw magsabi. So, ano na lang yung tingin ninyo talagang dapat qualifications nung talagang deserving na manalo sa singling? Katulad din po ng naging laban po namin before, hindi, yung singling po kasi is hindi naman po talagang kung pataasan ng boses. Yung kanta po ay kung paano niyo po i-deliver, kung paano niyo po magbibigyan po ng emosyon, ng magandang laban, at kung paano niyo po maiproject po ng maayos. Yung pinakamadaling salita po ay kung paano niyo po didiskartehan po yung kanta. Yes. Anong tips mo lang ibibigay sa mga contestants sa ikaw winner ka? Oo. Ang mabibigay ko lang po na tips
Kami po una-una po, just be yourself po, talaga. Ganun lang? Opo, tsaka po. So, lahat pala tayo pwedeng manalo. Tsaka po, ang isa po sa secret, dapat po, just be yourself, you can't do the rest. Yes. Po, just be yourself, magpakatotoo lang po tayo. Tsaka po, dapat i-enjoy lang po natin bawat po moments. Tapos po, syempre, wag po natin kakalimutan na ipaubayan natin ang lahat kay Lord. Siya po talaga. Pero ito talaga pinaka-realistic. Mag-aaral kayo ng maraming kata yes. Kasi hindi nyo alam po anong kata mapupunta mm-hmm. sa inyo. Kasi po talaga, video kay kung ano po yung lumabas po sa numero na pinundot ni Ate Donita, yun po talaga yung... Yun po kasi yung mechanics. Sa singaling po, paramihan po ng alam na kayo. Kaya mag-aral kayo ng maraming yes. So... Anong nagbago sa buhay mo after na manalo? Opo, sobrang dami pong nabago po sa aking buhay. Una-una po, yung dati pong simpleng Marimar po, ngayon po, nakakatawa po na mas nakikilala po. Uy, si Marimar yan, nakasing galing. Uy, si Marimar yan. Ayun po, tapos yung dati pong Marimar na medyo busy po sa mga events, ngayon po, nakakatuwa po. Thank you Lord po. At thank you po unang-una sa singaling at sa lahat po ng mga tao na patuloy po naniniwala at sumusuport po sa akin. Yung Marimar po na dating busy ngayon po, naging super super busy po talaga. Yaya na lang ang pahinga. Sa mga private events po, nakakatuwa po na patuloy pa rin po sila nakitiwala po sa singer performer. May naipundar na ba kayo na galing sa show? Ako dahil sa singgalila, napagpatayo ko na po ng bahay yung mami ko. Wow! So mami ko po yun, kasi hahanap po ako ng lalaki may bahay na. Pero bakit ko tayo mag-free jowa ko, gagawa na naman ang bahay? Hirap yun po. So nanay ko na yun. Marimar. Yung napundar ko po na galing po sa singgalin ko, yung napanulunan ko po, nakakatuwa po na natupad ko po yung isa po sa pangarap po ng nanay ko na magkaroon po siya ng sari-sari store. Namalit po na sari-sari store. Ayan, thank you po. Ayun, ayun. Marimar kasi one thing is talent. Kasi yun, siyempre alam natin sa dapat singgaling talaga magaling kang kumanta. And sabi mo nga dapat marami kang alam na songs and madiscarte ka dapat sa mga songs. But ano pa yung ibang qualities? Kasi siyempre after mong manalo, ano yung tingin mo na dapat qualities ng isang singer para magstay sa business? Para kasi diba, manonalo Alexis Hendy, talagang trending lagi yan sa TikTok. Pag nag-upload ako sa kanya, millions agad ang views. Nakakaloka! O diba? So ikaw, how do you plan to stay in the business longer? O paano po tayo mag-stay? Siyempre po dapat, ang kailangan po talaga, kung ano po yung pinakita niyo po noon, nung contestant pa lang din po kayo, dapat ganun pa rin po hanggang ngayon. Just always be humble, wag po tayo magbabago. And then, yung po ano po yung Marimar po na pinakita ko po noon na masiyahin na kung paano mag-perform, makipag-usap sa lahat po ng mga tao, ganun pa rin po yung ginagawa ko po ngayon. Ikaw, Sandy, paano mo nakikip yung social media presence mo na ganun talaga kataas? Ayun, grabe. Ang lagi ko nalang in-advise sa mga kasilala ko sa na person mga influencers, maging flexible kayo. Like, hindi portrait singer ka, dapat kanta ka lang. Dapat, like, pagbuka ka pang sayaw, ganyan. Ngayon po, nag-trend ako dahil tumatawa lang ako. Hindi ko alam kasi grabe nga, oo. Opo, so, ano din po, tapos ngayon, dati, di ba, singer na po ako. Yung singaling lang po nagbigay ng opportunity sa akin maging host. So, first time ko po mag-hosting. Tapos yung singaling, pinagkatiwala nila sa akin yung show, pinangalan nila sa akin yung Now Zenies. So, doon ko po na discover na pwede din pala akong maging host. So, yun po talaga, maging flexible ka and the way ka mag-approach sa mga tao na hindi porket mag-trendy ko lang, dapat sikat ka na ganyan. Dapat lagi kang may connection sa tao para, alam mo yun, kailangan mo maging like, consistency sa mga ginagawa mo at the same time para hindi ka makalimutan ng mga tao. Stay with you. Di ba po nakikita po ako, di ba ikaw yung si Zendiri Apps? Hi Ate Singgaling, tawag sa akin, tawag ka nga. Diba? Parang ano po, nakakatuwa. Oo. Inano mo rin, meron ba kayong self parang, kasi diba dapat, hindi naman, kasi like,
siya. Sobrang sumagot kanina kung sino yung gusto niya. Percenti, sinabi niya talaga. Meron bang mga ganong restrictions na dapat careful kayo sa mga sasabihin niyo online so that, ano ba, paano ipipilis yung tao? Dapat ba laging parang pabor on what the viewers wanted to hear from you, see from you? May ganun ba kayo na... Like ikaw, siyempre, kasi di ba you need to react on every episodes, every contestants, every performances. Ako, very honest din ako sa mga nakikita ko na rin. Kunyari po, nawala siya sa tono. Sinasabi ko talaga sa live, eh sayang mo, nawala siya sa tono. Ayan, pero sana, tignan natin kung anong desisyon ng aking mga chismoses. Hindi nila narinig. So, sa tingin yung mga hard by, ako kung ako mapipiliin. Very open ako. Kaya siguro yung mga kawit-bahay natin sa live, parang nakiki-join sila. Kasi pag showbiz ang sumagot, baka hindi parang boring. Alam mo yun. Kasi pag nag-start ka sumagot, papalag yung supporter sa ganito, ay hindi, magaling siya kasi ganyan. Ay hindi, nawala naman talaga siya sa tono. Ganun. Parang nakakaano siya ng engagement. Hindi ka ba nabas na nabigay ka itong opinion mo sa contest? Ay, hindi naman po kasi the way ko din siya i-deliver. Like for example, yung honest opinion ko, tapos babawian ko naman na, let's see, tignan natin, no? Pero sana hindi napansin ni Sir Randy. Ayan, hindi napansin ng mga poses kasi ano, magaling din naman siya, pero tignan natin, no, parang mas, ano, agree pa kayo dun mga kawit-bahay, press one, gumagano'n ako. So parang, ginagawin. Parang order lang. Dapat hindi mo binapahod kung binabash ko. Oo, di ba? Well, sometimes kasi yung iba, nag-ano talaga eh, nag-tawag dito, nag-encourage din ng mga bashers para papag-usapan, para tumaas yung ano nila, no? Di ba, social media presence, mag-trend. Ano nangyari sa akin natin, iba dati? Sige nga, share mo. Kaya nga po, siya ibang sumagot sa mga ano, sa mga tanong. Ano experience mo dati? Sige, share mo. Nung nagsisimula pa lang po ako, then nagka-feature lang po ako sa isa sa mga job process natin. Isa sa, kay ano po, kaya sasabihin ko na po, kay Sir Ron Yang. Nagka-feature lang po ako, talaga meron po siyang avid fans na talagang patay na patay kay Sir Ronnie. Grabe po yung nangyari, todo bash po sa akin, todo bash po sa pamilya. Wala naman po ako ginagawa, nagka-feature lang naman po ako. Hanggang sa... simula po ng paglaban ko hanggang grand finals. Hanggang grand finals po talaga. Binabash ko, pati buong pamilya ko, yung mga sumusuporta po sa akin, dinamay. Kaya, pero hindi ganun, wala naman, hindi ko naman po siya pinabasin. Siguro po, baka po may matindi lang po pinagdadaanan sa buhay. Kaya, pinag-pray ko na lang ako. Kaya, no-comment na lang po ako sa mga ganyan. Hahayaan ko po, iniisip. Nanalo na siya. Hahayaan ko na lang po. Basta ipapakita ko na lang po na yung marimar po na minamaliit mo po. Eh, hindi po talaga. Kayang-kaya ko po. Yung magandang revenge, oh, nanalo siya. Lalaban po ako ng tahimik. Oh. Kung baga po lang, si Lord na po ang bahala sa kanila. Ano? Uy, nakatayo. Kaya po, safe po akong sumagot sa mga tanong niya. Nagtutroma na siya. Pero lagi ko siya inaano, inaanis. Yes, so, si Adesen. Sabihin mo, tsaka. Hindi kasi minsan maganda din yung may opinion ka talaga. Totoo. Kasi ikaw winner ka dati, so dapat kailangan din marinig ng mga tao kung ano yung opinion mo sa ngayong season, kung sino sa tingin mo, ang susunod sa'yo, gano'n. Opo, ang masasabi ko lang po, kung sino man po yung paparito ko ngayong season, syempre, mananalo po kayo ngayon kasi deserve niyo po yun. Tsaka, kung paano naniniwala po, lahat babae. Babae pa na lahat. Tsaka, naniniwala po ako na kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Ay, diba? Sino ito? Sino nga? Abangan po kaya. Lagi po kayo tumutok sa Singaling Kids. Monday, Tuesday, Thursday, at Saturday. Sa Singaling Kids, 6 p.m. sa TV pa. Tinapos ko yung intero. Tinapos. Mars, inaabangan nila yung dati ng pagkanta na binabago yung lyrics. Babalik pa ba yun? Depend. Pasok na po to yun ng online. Yung mga panahong ano pa. Oh, oh. Grabe, no? Opo. Kasi tinatry ko din naman sa engagement kasi baka depende si TikTok. Kasi si TikTok po, no, parang may mga parang seasonal. Kumbaga ngayon, uso ngayon away, uso cancer. Tapos ito naman, uso lip-sync. Tapos ito naman, uso na naman yung reactions. So ngayon, sa akin yung strength ko for now is reactions. Kasi wala na masyado sa TikTok ngayon yung mga nagre-lip-sync na sumasayaw. So oh, parang oh, no? Off. Parang hindi ko pa muna siya ilinanagay. Pero itatry ko naman, nakadepende kasi ako sa mga sumisikat na kanta. So, ganun. Doon ko siya maiisipang gawan. Pero pwede din naman. Pero kung ano kasi, ang hirap pag gumawa ng content na nun at busy ngayon, malapit na yung grand final.
goes with yung mga singer na Pero ako po talaga, isa po yun nung bata pa lang po ako, isa po talaga sa pangarap ko, bukod po sa magiging singer, maging artista po talaga. Yan po yung may kalapin, tapos pwede po sa comedy. Ako mga sitcom, yun yung mga dream ko, yung mga yung natural acting, hindi yung heavy. Yung mga lalabas na yung kulit mo. Opo. Sino pa yung crush nyo? Oh, sige. Sinong gusto nyo? Teka lang, isipin ko muna. Sa dami pa, hindi mo maisip. Hindi, wala kasi. Magbigay tayo ng pangalan, O sige, habang nag-isip siya, ikaw Marimar. Siyempre, di ba, sinabi mo, gusto mo yun. Siyempre, dapat naisip mo na yun. Sino po talaga? Ronnie Liang? Hello, Bashman. Si ano po talaga, sinabi ko na din po ito before, si TJ Marquez po, tapos Alden Richard and Joshua Garcia. Wow! Sige po, kay TJ and Alden na lang. Bakit sila? Kasi ano po talaga, ang galing umacting, tapos idol na idol po talaga, tapos ang gwapo po talaga. Ang isoy, gano'n. May higit na dun po. Si Lucero kasi ang galing niya sa Viva Max. Si Lucero. Ah! Oh, comedy pero ha, pero Viva Max ha. Romance comedy pala. At si Lucero ha. So gusto niyo pala yung medyo mabalbo na. Ang lalaki-lalaki si Lucero. Oo. Pero comedy ha. At Viva Max. Hindi pero talaga. Kasi yung celebrity crush ako, pero babae kasi siya, lobby po talaga. Oo. Kasi sobrang, ang perfect yung life goals talaga. Malabo ka lang sa height pa lang, pero parang siya yung hinahangaan kong artista talaga. Pero crush kasi wala man masyado eh, pero si Lucero na lang, parang okay, sige. Sige. Kayo po, sino po crush mo? Wow, kayo, yan. Invite niyo yung mga viewers natin na manood ng finale ng Singaling. Yes. Alright, hello po mga kaawit bahay. Muli po, iniimitahan po namin kayo ni Master Sandy na palagi kong tumutok at manood po. Ayan, sa Singaling at sa nalalapit po namin na Grand Finals po. Sa Singaling Kids sa December 3 at ang Singaling Year 2 na gaganapin po sa December 10. Hindi lang po namin alam kung saan po lugar gaganapin. Ayan, siyempre, makakasama po din natin sa online. Ako na yun, sa online host. Yes, Master Sandy. Ayan, syempre na, syempre, bago kayo manood ng Singaling, manood mo lang kayo online sa mga walang TV, o di kaya walang TV. Ang grabe! Yung mga nasa biyahe, o di kaya nasa labas, ayan, pwede po kayo manood. Yan, Now Sending po, every Monday, Tuesday, and Thursday. And sa Singaling Now Sending Kids naman, kasama ko si Tyronia, every Saturday po yan. 6 p.m. Thank you. Sa inyo ka